Mga dol, mag-aayos tayo ng radiator pan, yung tinatawag natin na radiator pan. So ito po yung Kia Pride, Kia Avila po ito. So mahina kasi yung ikot ng pan natin, mga dol. So ang pag pinukpok mo yung pan, motor dito, lalakas siya pero hindi masyadong lalakas, no? So mga dol, ang gagawin natin, mga dol, tanggalin muna natin yung fan, tingnan natin yung kanyang motor o kaya yung kanyang fan to sa loob, no. Yung gagawin natin, mga dol, tanggalin tong dalawang tornilyo dito. So kaya naman daan dito sa yung kaya lang, pwede natin hindi natanggalin yung radiator. So itong gagawin natin, mga dol, tanggalin muna natin yung socket dito. Yan. Ito na, mga dol, yung radiator pan po, no. So ang gagawin natin, mga dol, tanggalin muna natin yung kanyang pan. Yung matigas, mga dol. So mahirap talaga siya dito tanggalin. So ang gawin natin, yung mga dol, dito tayo sa likuran. So tanggalin na natin yung lock dito. Pag mangyari pa po sa inyo na medyo mahirap tanggalin yung fan, dito na tayo magkuha sa likuran. Ayan, so kailangan mag-marking tayo ng, kung mayroon pang marking po dito, kung mas maigi kung mag-marking tayo ng ating sariling marking, no, mas dali nating mabalik sa katama niyang posisyon. So mag-marking tayo dito, mga dol. Ito na, mga dulo. Tanggal na, mga dol, pero exit po yung carbon bus, mga dol. Kaya ayan po mangyari minsan, andar mayroon parang hindi masyado malakas yung kanyang ikot. So ang gagawin natin, mga dol, mag-replace tayo ng carbon brass, no, ng fan. So pwede po ganit nito ang ating i-replace, mga dol, ito na klase, no. Pero pag ganito po na klase ating i-replace video, yung matigas-tigas na siya. So ang gagawin na yung isang kasi na carbon brass, yung gagamitin natin yung sa radiator pan talaga ang carbon brass. Medyo malaki-laki lang siya, ang gagawin lang natin doon ay mag-liahin lang natin. Pagkatapos, mga dol, linisin natin dito yung armature para kuhan talaga yung contact point niya, para daling magkuhan yung kuwente. So ito lang ang gagawin, mga dulo. So medyo malaki naman yung ating carbon bus. So ang gagawin natin nito lang, liha-liha konti. So gaya nito, no. So mataas pa tong original na brass yung binili natin, so kailangan natin putulin, so para makakuan po dito, no. Paglagay mo ng armature dito niya, so pag-atras nito ng carbon brass, so talagang papasok yung armature kanya.
Yun lang po. Tapos i-shouldan natin dito bila. So isa-isa lang. Dalawa po ito eh. Okay, lumampas kasi ito pag hindi natin putulan ng ano eh, yung umbrobas. So yan o, mataas talaga o. So hindi pwede, pwede. So magagawin natin mga dol pag ganito na situation. Lalagay tayo ng wire. No? So dito natin sa likuran lagyan para mabinat yun. Bira. So kung di, pag hindi masyado, uhitin na natin ng ibang kwan. Wire. Ganun din 'yung ito, balik. Ayan. Ayan. So, sumpitin mo mga dul. Sumpitin natin dito. Loob. So, ito na. Subukan natin doon sa kanyang wiring talaga sa engine doon sa makina. So try natin doon. Makakawa na. On ra no? Oo, on lang pa. Lakas. Yan, so ibabalik na natin. Ba't kaya nga ang purpose ng hangin niya malakas sa likod, no? Chargitor po yan. Kaya nga pahigop, no? Kaya tawag na exhaust. Diyan lang ako nakakita ng electric fan na kumba. Malakas ang hangin sa likod. Tatalikod. Ayan, tinatawag na exhaust fan. Kailangan talaga dito ng pasensya kasi medyo pasok na, dali na lang yung madali na lang yung balik pag makapasok na. Yan guys, oh, umuugong-ugong na guys. So, ito kasi yung na-perfection na niya. Pag wala siya, ubusan tayo ng tubig. Oh. Overhead yung panguma. Sabihin na yung ikatotan. Eh, nung nakaraan, napunta ko dito, ito kumulok. Umawas dito. So, sabi ko, pahinga tayo. Bali natin sa pagawa. Muna, ito na nakabali kay boss. Ay. Ayan guys, sa mga pala ng YouTube channel, boss. Anong pangalan na boss? Arnold? EGR, ang yeah, channel ko po. Yan, dito kayo magpagawa kay boss pag may mga troubleshooting kayo sa ganitong part ng mga makina. Alam dito, nagkita, railing. Pwede kayo boss, salamat. Ah. Pwede kayo na. Napakas.